voice of the children are upon us. The ears of the world have turned our way, looking and listening for evidence, examining the fabric of our faith. Do they see us holding firm in our convictions? Do they see us moving forward in the cause? Do they see us in one mind and one spirit, joined and united in one God? Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. Let us love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. Amen. Good afternoon. Good evening po sa ating lahat. At muli tayo po ay magkakaroon po ng programa sa gabing ito. Ito po ang Deuteronomy. At salamat po sa Panginoon na tayo po ay meron pong panibagong episode na matutunghayan. At salamat sa Panginoon na tayo po ay nakatapos sa buong maghapong pananambahan. I hope na tayo po ay pinagpala sa ating po mga mensaheng narinig. At of course, salamat po sa Panginoon sa paggamit sa ating mahal na pastor. At ngayon po ay meron tayong panibagong guest sa ating pong programa. Sa gabi po ito, isa pong young people mula po sa area po ng West Company. Tawagin po natin si Sister Heidelyn. Palakpakan po natin. Amen. Good evening, Sister Heidi. Amen. Bumati ka muna sa ating mga live viewers sa ating Facebook Live. Yan nga po. Magandang gabi po sa ating lahat. At yun po na nagpapasalamat po ako na isa lang po ako sa Deuteronomy po, na privilege din po sa akin na may isa lang po ako dito at makapag-testify po sa inyong harapan. At yun na po to, God be to glory. Amen. Amen. Sir Micah. Magandang gabi po sa ating lahat at blessed evening po at I hope na nagkaroon po tayo ng blessed and fruitful day. Amen! What a blessed and fruitful day. At ngayon po ay, of course, dahil nga Sister Heidi ang ating pong guest ngayon, ay maaari ba kami makapakinig mula sa iyo, Sister Heidi, ng short testimony mo, paano ka nakarating dito sa church, at ano yung dahilan, bakit ka nag-stay, at nanatili, nagpatuloy sa simbahang ito. Yes, Sister Heidelyn, go ahead. Yun nga po, nung simula po nung nasaran po ko, nung una po, yun nga po, lahat naman po tayo ay dumaan po sa ganyan mga kabataan po na nagtatago po pagsusunduin po. Yan po yung, dyan po ako nagsimula na tinatago-taguan ka po sila para hindi lang po ako masundo. Yun po na nagpapasalamat po ako sa kanila na sa Panginoon na marami siyang ginamit na mga tao po para po, yun nga po, i-encourage po ako na magsimba po. At yun po na nung nasharan po ako na dini-disciple po ako nila. Sino nakapag-share sa'yo? Na nasharan po ako ni Kuya Tutoy po. Na, si Tutoy ang share sa'yo? Opo. Buti naligtas ka naman. Wala po ako masyado naintindihan, kaya po inulit po sa akin ni Nanay Raquel po. Si Nanay Raquel yung nagklaro. Opo. Okay, nga po na si Nanay Raquel po na dini-disciple po ako, na nagpapasalamat din po ako sa kanya na mga leader po namin na gano'n na rin po si Sir Chena, si Ma'am Micah po na may pagkakamali po man kami nagagawa na nandyan po sila na para po nagkokorek sa amin, na yun din po ang pinagpapasalamat ko po na yun nga po na nandyan po sila na nakabantay po sa amin, dahil po kung wala nga po sila, paano po kaming mga young people na may mali rin pong nagagawa na nagkokorek po sa amin. At yun nga po na
nung nagsimba po ako na yun po na pinagbabawalan po ako ng magulang ko. Bagamat ganun po man ay nagpatuloy po ako. Tapos yun nga po humantong po sa nagalit po si Papa na umuwi po ako sa bahay nung time po na pinagmumura po ako na. Tapos yun nga po na nagalit po si Papa na lumabas po na kinakabahan na rin po ako kasi po lasing din po si Papa noon, mamaya po na hindi niya po makontrol yung sarili niya na ano po yung masabi niya kala Sir Chi. Yun po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na yun po na hinawakan niya po ang puso't isipan ng aking magulang noong mga time po yun na yun. At yun po na mga nag-a-advise po sa akin na sila at ito yung po mga young people po na mas nauna po sa amin na yun po na yun nga po ang paggalang po sa mga magulang, pagbe-bless po, pagpupo at opo na yun po na isinabit ko po yun sa mga magulang ko na yun po na nagpakabait po ako na yun po na inano po na inalaw. Ano yun na? Sige, tuloy. Inalaw daw po, pumayag na po si Papa na nagsimba po ko, basta daw po ayusin ko daw po yung ano ko po sa bahay po. Tapos yun po, nagpatuloy po ako, naging isang choir member po ako, nag-observe po ako sa Sunday school teacher na yun po na nakulangan nga po sa salita ng Panginoon na dahil po nung mga time po na yun ay hindi ko pa po alam kung gaano po kahalaga yung pakikinig po sa preaching po na yun nga po sinasabi po nila pastor na kailangan po natin makinig ng preaching dahil po sa nga po sa oras po ng pagbaksak po natin ay pwede po nating panghawakan po yung preaching pong ating napakinggan at yun po na importante po yung pag-notes po na kasi po one time po isang araw na pwede ka pong hilahin po ng Diablo na pwede mo pong basahin yon na magpapatibay nga po sa loob mo na mali yung ginagawa mo. Tapos ngayon nga po na nabackslide po ako dahil kulang din po sa panalangin at pakikinig din salita ng Panginoon. Tapos yun po, nabackslide po ako na nagpapasalamat po ako kila Sir Chi na kahit po na talaga pong tinataguan ko po sila Sabado, Webes po na kahit po nakikita ko po sila, hindi ko na po sila pinapansin noong mga time po na yon at yun po na sila Sir Chi po na wala pong sawa, mga young people po na nag-encourage po sa akin na magpatuloy. At yun po na nung time po na nagsisimba-simba ng apo ako, na sinasabihan po na magulang ko na, ina naman, babalik ka na naman sa simbahan nyo, wala ka naman mapapala dyan, na nipigilan po nila ako na tapos po nag-involve po ako ulit sa ministry po na nag-observe po ako sa choir member po ulit. Tapos yun po, nag-observe po ako ulit sa Sunday school teacher sa awa po ng Panginoon na yun po, nakabalik po ako sa aking ministry na nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binigyan niya pa po ako ng isang chance na para po na pinagkatiwalaan pa po ako ng Panginoon na bigyan po ng ganong ministry kasi po para sa akin po ay hindi po maliit yung ministry na yon para sa akin po na lahat po ng gawain sa mundo ito na pong ministry na to yung pinaka malaking natanggap ko po. Amen. So I hope na maliwanag po ang narinig niyo pong patotoo. At dito po nagtatapos. Salamat Sister Heidelin sa iyong magandang patotoo, no? Kasi si Sister Heidelin, nasubaybayan ko po ang kanyang pananatili dito sa simbahan, paano siya nagsimula, dahil membro po siya sa aming area. Ito po isang young people na no, na pasaway din sa kanyang magulang, panay ang laro. Kung kita mo yan sa labas, alam mo hindi dalaga, naglalaro ng pogs, naglalaro ng naka-short sa labas. At nung nakarating siya dito, naunawaan niya yung standard, ay na-adapt niya naman some part. Tapos dumating yung time na pinigilan siya ng kanyang mga magulang, nanindigan. Tapos bilang mahina din sa pananampalataya, bago pa lang sa pananampalataya, nag-backslide. No? Pero dahil may naniniwala ako sa purpose ng Diyos,
sa bawat isa sa atin. Kumbaga, may dahilan ng Panginoon kung bakit siya nandito. No, hindi tayo yung pumili sa kanya eh. No, kung sa atin lang, 'di ba? Wala namang pumili sa atin na mapunta dito. Ang Diyos po yung nagdagdag sa kanya dito. Kaya may kumbaga, kung nandito tayo, lahat na nandito sa church ay may purpose ang Panginoon kung bakit tayo naririto. Mangyayari lang noon pag nagpatuloy tayo ay lalo natin makikita yung layunin ng Panginoon sa buhay natin. Ano po? Kaya ayun, Sister Heidelin, salamat sa iyong patotoo. At ngayon, nagpapatuloy siya dito. Nakabalik siya ngayon sa ministry. Sabi niya nga kanina, ipinagkatiwala sa kanya ulit yung choir ministry at ngayon nag-observe siya sa Sunday school. At nakakasama po namin siya sa area, nag-soul winning, nag-visitation, nag-disciple. At ngayon, Sister Heidelin, sa buong maghapon na natutunan mong minsahe na narinig mo mula sa ating pastor, mayroon ka bang natandaan na pwede mong ma-share sa amin at para ma-apply yung i-apply mo sa buhay mo, ano yung nag-strike sa iyo na salita ng Diyos? Yun nga po about po sa pag-full time na yun po kasi na mga nakaraang linggo po pinag-iisipan ko po yung pag-full time po kasi po na marami po sa akin nagsasabi hindi po ganoon kadali ang pag-full time kaya po na nag-iisip pa po kung mabuti. Tapos yun nga po na natandaan ko po na kanila lang po pinirich ni Pastor na about po sa pag-full time na ayun po na pag na kaya kung ano po kung talagang desidido ka na maglingkod sa Panginoon at kung desidido ka pong magsuko ng buhay sa Panginoon na yun po na kailangan po nating mag-sacrifice na lahat. Amen. Lahat po kaya ko pong iwan na yun po na kahit po yung pamilya ko po na sabi nga po ni Pastor isa po yan sa yung pamilya po sa nagpapahinto po upang hindi po lumago at yun po na sabi po ni Pastor na magpatuloy lang po na yun po na narinig ko rin po to sa preaching na hindi naman po porke na pinipigilan ka ng magulang mo ay magpapatinag ka po agad na yun po, sisunod naman po na ayun po, nahihinto po agad na sana po ma-encourage ko po yung mga young people na ano pero, po. Pero regarding din sa ano mo, sa natutunan mo, regarding sa pag-full time, sinasabi mo nga sa amin na ilang linggo ba o araw mo nang pinag-iisipan. At sabi mo din na yun ay yung regarding sa magulang, no? Regarding sa magulang. Ikaw ba, Sister Heidi, ay mahal mo ba yung magulang mo? Mahal ko. Actually po, Sir Chi, mahal ko po yung magulang ko. Pero po, na, syempre po sabi po ni Pastor kanina na sino nga po ba ang Panginoon din naman po ang lumikha po sa buong, sa magulang ko po. Panginoon po ang lumikha sa magulang ko po na yun po, na mahal ko po yung magulang ko, mahal ko po actually po mga kapatid ko po, na nalulungkot din po ako pag di ko po sila kasama, na pero po mas pipiliin ko po yung Panginoon na kung yun nga po pinagpe-prayer request ko po na one day po isang araw na sila po yung magtutulak sa akin na mag full time po. Tapos sabi ko nga po kay Pastor na kung nag-question po kay Pastor na kung iba po man yung maging way ng aking pag-full time kung talagang hindi po papayag yung aking magulang na hindi po ako makapag-full time. Alam ko pong may plano ang Panginoon sa aking buhay. Amen. Na amen. May iba pa pong way na pag-full time po, yun po katulad po ng pagtakas ko po na sa bahay po na sinasalmonan po ako pag uwi po. Okay lang po sa akin yun, basta po na nandito po ako na... Don't cry. So, naintindihan ko yung ano mo, yung katugunan mo doon sa tanong ko na mahal mo yung magulang mo, pero mas mahal mo yung Panginoon. Tama ba? Yes po. Yun, maganda yun. So, alam nyo, bihira yung ganitong mga kabataan na may desire. Kasi, alam nyo po, marami pong mga kabataan sa panahon ngayon na wala talagang kaamor-amor. Wala silang pakialam sa church, ni magsimba nga ayaw eh. No?
Encourage mo magsimba, ayaw pa magsimba eh. Eh, itong mga kabataan ito, nakikita natin yung kanilang eagerness na pumunta sa church, mag-involve sa gawain, at ito nagpapahayag na magsusuko ng buhay sa Panginoon, eh hindi natin pwedeng limitahan ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Alam po, kaya yung decision mo na yan, Sister Heidi, napakaganda niyan. Pero ang tatandaan mo lang, yung pagsusuko ng buhay sa Panginoon ay hindi decision na pagka ngayon ay on fire ka sa paglilingkod sa Panginoon, inspired ka, you are encouraged by the preachings, mataas yung conviction mo, ay hindi palaging ganun. Darating yung panahon na manghihina ka, madi-discourage ka, at pipersecute ka, no? Darating yung panahon na susubukin yung iyong desisyon na yan. Kasi syempre ang diablo hindi papayag na magpapatuloy ka sa gawain, no? At ayon ng diablo na masunod ng Diyos yung purpose niya sa buhay mo, no? At ayon dun sa mensaheng na pakinggan mo kanina, paano mo ma-overcome? Halimbawa, dumating ka sa panahon na naging firm ka, nanindigan ka sa desisyon mo magsusuko ka ng buhay sa Panginoon. At dumating yung pagkakataon na dinidiscourage ka, parang ayaw mo na magpatuloy. Anong solusyon ang gagawin mo doon sa sitwasyon na yun? Yun nga po, yung sinasabi po ng Sir Gina, halimbawa pong dumating po ako sa ganun, kung madiscourage po man ako na unang-una ko pong gagawin ay manalangin po sa Panginoon. Dahil po, wala naman pong ibang solusyon. Wala pong ibang solusyon na hindi ko rin po, wala po akong ganun sapat na kalakasan na para po ipanlaban sa diablo na yun nga po na, na kailangan ko pong manampalataya sa Panginoon na mag-pray. Sa pananalangin po na dun ko po ma-overcome ko po yung discourage na sinasabi po ni Sir Chin sa panalangin po. Amen. Alright, so sana yung panalangin mo na, yung desire mo na yan ay huwag magbago. No? Kasiyahan ko bilang yung area leader na makita kang nagpapatuloy. At isang araw ay talagang gagamitin ka ng Panginoon sa yung paglilingkod at sa yung family. Ano? So ngayon, meron ka bang kinabibilangan ng ministry? Mr. Micah, meron ka bang tatanong sa kanya? And so, ang nabanggit mo nga na tumatak sa isip mo dun sa preaching ay yung you learn to, di ba isang point di pastor na you learn to sacrifice something at yun yung yan, you know, you need to learn to forsake your loved ones. Bilang choir member, ayan, choir member. Sabihin na natin, observe ka pa lang din, habang nag-observe ka pa rin sa Sunday school teacher, paano mo ma-i-apply yun sa buhay mo? Halimbawa, may choir practice, tapos merong gustong mangyari yung parents mo, yung ate mo, alam mong meron kang commitment sa ministry mo. Paano mo i-deal yun ngayon? According dun sa narinig mong preaching kanina. Yun nga po na sabi po ni Ma'am Micah po na dumating po sa ganun po na syempre po na didil ko po yung magulang ko na mismo po ako na po ipapatotoo sa magulang ko na yung desire ko pong ito na may desire po akong maglingkod sa Panginoon na ipapaliwanag ko po sa kanila kung ba't kailangan ko po itong unahin kasi po ito po, ipapaliwanag ko po sa magulang ko na makailangan ko po ng yung gusto niyo po, mahal ko po kayo, actually po mahal ko po kayo na pero po yung gusto ko rin po kayo sundin pero may una po akong gustong sundin. Siyempre po, ang Panginoon nga po naglikha sa atin, sa inyo po na
One day nga po, sabi po ni Pastor na hindi naman po habang buhay ay makakasama po natin yung pamilya natin. Na ayan po, na ano po, na ba't yun po, na sabi ni Pastor na mas piliin po natin yung Panginoon kasi po, yun po, yung pamilya po natin, hindi naman po natin makakasama habang buhay, kaya nga po may... Paano mo ini-explain sa kanila yun? Kasi syempre ikaw naunawaan mo yun. Pero sila, dahil hindi pa naman sila kagaya mo na palagi sa church, hindi nila nauunawaan yun. Yung commitment na sinasabi mo, yung mahalaga, yung importanteng bagay na kailangan mong unahin over sa kanila. Tulad sa hindi nakakaalam, syempre na tayo nalalaman natin, may nagbi-message yung ate mo, di ba, sa amin, umuwi ka, ganito, ganyan. Paano mo ine-explain sa kanila yun? O ano yung ginagawa mo sa bahay para sa kabila nung hindi nila maunawaan yung ginagawa mo para sa Panginoon, hindi ka pa rin nila mapipigilan na gawin yun. Anong ginagawa mo, anong pinapractice mo sa bahay at paano mo ine-explain sa kanila, paano mo pinapaliwanag sa kanila na hindi nila lubusang nauunawaan yung sitwasyon mo? Yun po, nan. Ganito po yung explain ko po kaila mama na sabi ko, ma, kailangan po, yung katulad po nung ano po, nung kailangan ko nga po ditong matulog dahil po nung pag-share po sa maligaya po sa school po, na sabi ko po, ma, kailangan ko po dito matulog kasi po, mas safe po ako dito sa church kung madaling araw po na maglalakad po kami, na mas safe po ako kung nandito po ako sa church. At pinapaliwanag ko rin po sa kanila na, kasi po, actually po, pag nagpapaliwanag po ako, na nagsasabi po sila ng wala po silang pakialam sa pinapaliwanag ko, basta po yung sinasabi po nila, yung gusto daw po nila na mangyari sa buhay ko po, na ayaw po yung susundin ko. Na yung gusto po nila, gusto po nila na susundin ko po yun, na tinatatako po sa isipan ko na minsan po nakakapag-isip po ako na minsan po hindi ko na rin po minsan masabi sa magulang ko na mas kailangan ko po sundin yung Panginoon kasi nga po yun nga po unbeliever po sila na. So ibig sabihin, Sister Heidi, wala pang silang naririnig sa iyo na tungkol dun sa decision mo, wala pa silang idea. Basta ang alam lang nila, lagi ka lang pupunta sa church, lagi ka lang wala pa silang idea kung ano yung nasa isipan mo. Opo, kasi so yun po yung tinatanong sa'yo ni Sister Micah, kung paano mo yun gagawin. Kasi hindi palaging nandoon yung si Pastor, hindi palaging nandoon ako para tumayo sa harapan ng magulang mo. Kasi ikaw yung decision mo yan eh. Hindi namin yung decision para sa'yo, kundi ikaw ang nag-decision yan na maglilingkod ka sa Panginoon. Kaya ginaguide ka namin ngayon sa kung ano yung dapat mong gagawin para pagka dumating yung pagkakataon na talagang nandun na yung hindi mo na makayanan, yung gusto mo na talagang isuko yung buhay mo sa Panginoon, alam mo kung paano mo sasagutin. Alam mo kung paano ipapaliwanag yung sarili mo. Kasi pag hindi mo na-explain sa kanila, magagalit lang sila sa church, magagalit sila sa'yo, magagalit sila sa gawain ng Panginoon. Bakit nila kinukuha si Heidi sa amin? Bakit nila pinipilit si Heidi? Baka binibrainwash nila si Heidi. Naunawa mo? So, nasa sa'yo yun kung paano mo ipapaliwanag sa kanila by your own kung paano mo naiintindihan yung paglilingkod sa Panginoon. Kasi sabi mo nga, unbelievers sila, hindi nila naiintindihan. So, paano mo ngayon yun sasagutin sa kanila? For example, paano mo ilalatag sa kanila yun na may iintindihan nila? Yun po na, una po siyempre po na sasabihin ko po sa magulang ko na na ganito po, may desire po akong makapag full time po na makapag-aral po sa Bible school na dahil po mas gusto ko pong mag-aral po sa Bible school mapa dahil doon po hindi lang po mga subject ang pinag-aaralan doon po. Kasi po, dito po, alam ko po sa Sunday school, may salita po ng Panginoon na yun po. Tapos sa full time naman po, mapa, na gusto ko po na mas lumawak pa po yung kaisipan ko at na sana po na maintindihan niyo po ako na kasi po,
na desire ko po to na makapaglingkod pa po sa Panginoon, na gusto ko pong mag-full-time kasi po mas gusto ko pa pong lumawak at maging effective. Mas maging effective sa ministry. Opo. Na may comment si Nanay Raquel. Amen, Heidi. Tuloy-tuloy lang, matuto ka lang manindigan. Praying for you na. So, yun yung sinasabi ni Nanay Rax, no? Kailangan mong manindigan. So, yun sinasabi ni Sir Richie ay darating yung point na hindi na kami pwedeng humarap. Kumbaga, hindi na kami, halimbawa, merong activity or gusto mo na talagang magsuko ng buhay sa Panginoon, hindi na kami ang kakausap sa magulang mo. Hindi na, kasi sa ngayon, di ba, pag may mga ganong sitwasyon, harap pa si Sir Richie, papaalam ka, i-explain, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ganon. Darating yung pagkakataon na ikaw na mismo ang harapan na magsasabi sa kanila, ito po yung desire ko, gusto kong maglingkod sa Panginoon, magsuko ng buhay sa Panginoon. Pero syempre kukontrahin ka nila, pipigilan ka nila. Ang kinakailangan mo dun, manindigan ka. Paano mo ngayon papanindigan yun? Sa way na Kristiyano pa din, di ba? Kumbaga, hindi mo hindi sila... Yung, hindi yung pag sinabing, magpa-full-time ako, bahala kayo dyan, iwanan ko kayo. Ganon, hindi. Hindi ganon. Hindi mo babastusin. I-explain mo siya in a way na maiintindihan ka nila at maunawaan nila yung gawain ng Panginoon. So, siyempre, sa unang arangkada, hindi nila maintindihan. Pero eventually, maunawaan din nila. Kagaya na nangyari sa akin, kay Ma'am May, marami kang example dito. Kay Ma'am May, yan din nanindigan. Sa umpisa, hindi nila maintindihan. Pero later on, maintindihan nila yan. Pero nasa paninindigan mo talaga yan. Hindi kami, hindi si pastor, hindi kung sino man. Ikaw mismo, kasi ikaw, decision mo yan. Oh. So, yun. Ministry. Okay na. Sa, ano bang ministry mo ngayon, Sister Heidi? Ano po, kay member po ako, tsaka nag-observe na rin po sa Sunday school teacher po. Amen. Alright. So, sa tuloy-tuloy ka lang dyan at dyan ka gagamitin ng Panginoon. At dadako tayo ngayon sa pinakahuling bahagi ng ating pong programa. Ang The Moment of Truth. Handa ka na ba, Sister Hyde? Handa ka yes, na? Yes po. Sige. At ito na po ay tatawa. Dito sa punto po na ito, tatawagin na po natin ang ating mahal na pastor para po sa huling yugto ng ating programa. Palakpakan po natin. Amen. O, nasa ano ka na, Heidi, o? Nasa TV ka na, o? Okay, meron akong dalawang katanungan sa iyo, Heidi. With all those points na narinig nyo kanina, ang tanong ko, nakita mo na ba yung sarili mo as dun sa title na sinabi ko? Ano nga yung title? Ano nga yung title? Yung title lang na bigla siya na blanco kanina kasi kabisado mo yun, di ba? The pattern of fulfilled calling, di ba? The pattern of fulfilled calling. Ibig sabihin noon, yung pointers na binanggit ko, yun talaga yung pattern. From hearing the gospel to conviction, ibig sabihin, nagkaroon ka ng decision dahil sa narinig mo, tapos na-confirm na ikaw ay tinawag, natuto ka mag-forsake ng mga mahalagang bagay sa'yo dati, hanggang sa yung loved ones mo, kaya mong i-forsake with the cause of Christ. At nakita mo yung sarili mo ngayon, dating hindi nagsusolwining, ngayon nagsusolwining ka na. Tama ba? Yes po. So, ang tanong ko, na-fulfilled na nga ba yung
yung pattern na dinetalyo ko sa iyo kanina sa buhay mo? Hindi ko po naintindihan. Ah, hindi niya naintindihan. Hindi niya naintindihan. Relax, relax para maintindihan mo. No? O tatagalugin kinakabahan, to. Pastor, kinakabahan. Tatagalugin ko para malinaw. Sabi yung pattern kasi, yun yung ano ba yung pattern? Pagkakasunod-sunod, Pastor. Ha? Yung pagkakasunod-sunod ng kung paano makikita yung ikaw nga ay tinawag ng Panginoon at yung pagkatawag sa iyo ay naisakatuparan. Ayon dun sa pattern, ayon dun sa linyadang sinabi ko na nakarinig ka, tapos nagkaroon ka ng pananampalataya at na sigurado mong ikaw ay tinawag, kaya mo nang iiwan yung mga ibang bagay para sa Panginoon, maging yung kamag-anak mo, magulang mo, sino mang mahal mo sa buhay, kaya mong iwan. Hanggang ngayon, marunong ka na mag-soul winning, tama? Opo. Kaya nga ang tanong ko, nakita mo ba, na-fulfilled ba yung pattern na sinabi ko sa buhay mo? Opo. Okay. Amen. So, maliwanag. No, ngayon ito ang tanong ko. Narinig ko sa iyo kanina na desire mo magsuko ng buhay sa Panginoon. At definitely, hindi ka papayagan ng magulang mo. Opo. Tama. So, ngayong hindi ka papayagan ng magulang mo, kasi maaaring itanong mo pa sa akin to eh. Ngayon tatanungin kita, ano ang gagawin mo kung sakasakali na magpaalam ka at hindi ka pinayagan, ano ang gagawin mo? Yun. Yun po na siyempre po magpapaalam po ako na hindi po ako papayagan. Alam ko lang po hindi po ako papayagan. Yun po na siyempre po na kukulitin ko po yung mga magulang ko makapag full time po at makapag-involve pa po na. Pero kung talagang hindi po nila ako maintindihan ay siguro po may iba pong way. Iba pong daan ng aking pagpo-full time na yun po na nakakaisip rin po ako ng negative minsan na yun po na siguro po na sa isip ko po sa pamamagitan po siguro ng ano po pag rebelde po isa po sa akin nagagalit po ng magulang ko na sabi po nila sa akin na ayan na naman daw po ako nagre-rebelde na naman daw po ako na sa kanila ang nasa ay excuse me, pwede bang parang nag-e-echo kasi ito, hindi ko maintindihan yung ano niya. Yasin, pwede bang tanggalin? Kasi parang nag-e-echo siya, hindi ko maintindihan yung ano, o salitaan niya lang talaga hindi maintindihan. Naintindihan mo ba siya? Naintindihan mo? Ako hindi ko naintindihan eh. Kasi parang kinakain yung salita. Pakilinaw mo dahan-dahan tapos malinaw. Sige. Yun po, ulitin ko po na yun po na one time po isang araw na siyempre po magpapaalam po ko sa mga magulang ko na pagkukumit po ng buhay ko sa Panginoon na yun po alam ko pong hindi po nila ako papayagan. Siyempre po, una po, yun nga po, kukulitin ko po yung mga magulang ko po na siguro po kung talaga pong hindi po kaya ng pangungulit ko po at pagpapaalam na siguro nga po, may ibang way po. Ano na? May ibang way po, may iba pong daan, Pastor, na aking pagpupultan. Ano na? Opo. Ibang way. Anong way yun? Gusto ko maliwanag yung tanong, yung ano ah. Ang tanong ko, kung halimbawa, nagpaalam ka sa akin, ay pwede pa ako mag-full-time, ganito. Pag sinabi ko, hindi pwede! Basta hindi pwede. Anong gagawin mo? Gagawin na lang, para hindi ka na gaano mag-explain. Straight. Ano po, syempre po, tatakas po ako. Buti na lang naitanong ko yan. Yari tayo. Okay, ganito ha. Gusto kong linawin sa'yo yan para hindi ka mapahamak at hindi mo rin ilalagay sa kapahamakan yung church, lalo na ako na pastor mo. No? Unang-una yung leader mo na nandun palagi sa area. No, huwag mong kaming ipapahamak. Yung decision na yan ay mali. Mali yan. Huwag mong gagawing tumakas. Buti kung
si May ka na malayo galing sa bundok. Hindi ka nandyan ka lang. Lalakarin lang mga dito na yung magulang mo. Hindi ba pwede yun? No? And, at saka, iba ang sitwasyon nyo ni May dahil si May nasa tamang edad na siya. Ikaw, ilang taon ka na? 13 po. 13? Minor ka pa lang. Pananagutan ka talaga ng magulang mo. Huwag na huwag mong gagawing tumakas. Na kung talagang convicted ka maglingkod sa Panginoon, kahit anong gawin, kahit anong pamamaraan, ipapaliwanag mo sa kanila na gusto mong maglingkod sa Panginoon, dapat makumbinsi mo sila na taos puso kanilang payagan, huwag na huwag kang tatakas, dahil pag tumakas ka at pumunta ka rito, hindi rin kita tatanggapin. Yun. Alright? Yes. Hindi pa pwede yun na magkakaaway kami ng magulang mo dahil sa mali mong desisyon. Yeah. Ang binibigay ko sa yung advice ngayon tungkol dyan ay kumbinsihin mo yung magulang mo na payagan ka. Unang-una, ipanalangin mo kasi wala namang imposible sa Panginoon. Yeah. Yes, pag yan ay binasag ng Panginoon yung puso niyan at binigyan ng understanding, maunawaan ka rin niyan at papayagan ka eventually. Pero hanggat hindi ka pinapayagan, magpapasakop ka pa rin sa magulang mo dahil sila ang authority sa'yo. Tandaan mo, 13 years old ka pa lang. Pwede kang gumawa ng sarili mong desisyon pag nandun ka na sa tama mong edad. Pastor, ang naiintindihan ko po sa sinasabi niya, ang way niya, yung sinasabi niyang ibang way ng pagsusuko ng buhay sa Panginoon ay pagtakas in a way na nagre-rebelde siya sa kanya. Yeah. Which is, so, mali yun. Lalong hindi mo mawiwin yung magulang mo doon. Dahil pag nagrebelde ka, ang sinisira mo yung patotoo ng Panginoon. Yeah. Kasi hindi yun yung disenyo ng Panginoon. Kung talagang gusto mo maglingkod sa Panginoon, unang-unang mo ayusin yung patotoo mo sa kanila. Yeah. Kasi mas magkukumbinsin mo sila na ikaw ay talagang magsusuko ng buhay sa Panginoon, ipapagamit mo yung buhay mo sa Panginoon, tama yung decision mo kasi maayos yung patotoo mo sa kanila. Pero kung magre-rebelde ka, eh lalo silang hindi maniniwala sa pananampalataya mo. Yeah. Magkakaroon sila ng malaking tanong. Ano, ito, tama ba yung pananampalataya na ganyan? Nagre-rebelde ka? Sumasama yung ugali mo? So, hindi ganun. Yeah. So, tama yun, ha? So, 13 years old ka pa lang, tandaan mo, marami pang taon ang bibilangin mo. Kung sakaling hindi mo sila makumbinsi, magtitiis ka talaga mag-submit sa kanila. Ha? Pero kung magpapakita ka ng good testimony habang nandun ka sa kanila, maaari mo kumbinsi mo sila pag napunta mo yan dito sa church, baka yun ang way, yun yung pamamaraan na makonvict sila at payagan ka eventually. Kaya ang panalangin mo dyan, Panginoon, sana makarating sila sa church, sana palambutin ng Diyos ang puso nila, at yung desire ko na maglingkod sa inyo, Panginoon, please, kayo po ang kumausap sa kanila. Wala namang imposible sa Panginoon. Pero wag na wag mong gagawin yung second option mo. Buti na lang tama yung tanong ko. Buti na lang, Pastor. Thank you for the wisdom. So, ganun yun, Heidi, ha? Good thing na naging honest ka sa sagot mo. Nakita ko yan sa puso mo. Meron kang desire. Pero ilalagay natin sa tamang lugar Amen. Yung desire mo. Amen. Huwag natin na hahaluan ng rebellious attitude. Iba ka sa sitwasyon ni May. Si May ay nasa edad na para mag-desisyon sa kanyang sarili. Pero naging submissive siya sa kanyang magulang right. sa mahabang panahon. Amen. Now, gumawa lang siya ng tamang desisyon na sa edad na siya at hindi niya kayang nang i-forsake yung Panginoon alang-alang sa kanyang pamilya. Instead, pinorsake niya yung kanyang magulang para sa Panginoon. Amen. And Amen. That's good decision. Bakit nasa tamang edad na siya? No? Kaya hindi na ako pwedeng i-accuse ng kidnapping o ano pa man. Ikaw, pag pumunta ka rito, dalawa, ako magkakakaso pati si Kuya Ricky mo. No, hindi pwede yun, ha? Burahin. Okay, maliwanag yun, Heidi. Maliwanag. So, magtitiis ka talagang patunayan mo sa Panginoon yung desire mo. At sabi ng Bible, delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Amen, sir. Ibibigay ng Diyos yung desire mo kung pag nakita ng Diyos talaga yung puso mo sincere, na gusto mo talagang gawin para sa Panginoon. Yes, sir. No, huwag mong kalimutan yan. Pasayahin mo lang muna ang Panginoon at ibibigay niya yung gusto ng puso mo. Alright? Amen. So, yan na siguro muna. At okay na yon. Thank you for being honest.
Magpatuloy lang, sige lang, magsabit lang. Ang importante, yung mag-stand ka sa faith. Pagka yung faith mo na patungkol sa pagsisimba, sa pagmi-minister, yun ang pipigilin, pwede mo na siyang i-content. Ibig sabihin, paliwanag mo lang, ha, kasi meron akong commitment, choir member ako, meron akong commitment sa Panginoon na ganito. So, pwede mo siyang i-content. Pero, doon ka pa rin uuwi, kaya magsasubmit ka pa rin. No? So, ganun yun. Ha? I hope naunawaan mo, Heidi. Yes po. Alright. Meron ka bang gustong itanong pa? Baka ako naman ang gusto mong tanungin. Wala na po. Wala na. Okay, maliwanag yun ha. So, hindi tayo malalagay pareha sa alanganin. So, maraming sa time mo. Nakita ko yung desire mo. Maraming salamat sa magandang mong desire. Sa magandang puso mo sa gawain. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Sabi nga ni Raquel eh. Oh, sabi niya, mag-set ka muna ng good example para ma-win mo sila sa Panginoon. Amen. That's good. Tama sabi ni Raquel. No, pero may mga nauna pa sa yan na sinabi, sabi niya, nakikita ako sarili ko sa iyo, Heidi. Nung young people ako, basta kapag nandyan ka na at nilagay ka na ng Panginoon sa desire mo, huwag ka lang ma-sidetrack. We love you, anak. Balang araw, magpagmamalaki ka din ng parents mo. Pag dumating sa time na ma-win mo na sila, mag-stand ka lang, mag-set ka ng good example always. Amen. O, tama yun. Maraming salamat, Raquel. Tama yun. That's exactly ang gusto kong isabihin sa'yo. Yan na, yung nag-disciple sa'yo, si Ate Raquel mo ang nagsasabi. Amen. So, maraming salamat. I hope maliwanag yon, Heidi. At magpasalamat ka nandiyan si Ate Raquel mo na umaalalay sa iyo. Tuloy-tuloy lang hanggang sa pumarito ang Panginoon. Amen. Oh, bakit ko umiyak? Sinayak. Nawalan ka ba ng pag-asa? Meron na daw po siyang decision. Sige, tanongin mo. Sabi mo sa akin, ba't ka umiiyak? Tatakas na daw po siya ngayong gabi. Tatakas na daw po siya ngayong gabi. Sige nga. Sige, paliwanag mo, ba't ka umiiyak? Sige, sabihin mo yun sa puso mo, bakit ka umiiyak? Naiyak lang po ko kasi po na, yun po na, nalaman ko po na, yun po, hindi po tama yung way na sinasabi ko po na, yun po, isa po sa pagre-rebelde po. Mali po yun, nasabi po ni Pastor, kasi po, nang galing na experience ko na po magrebelde na, mismo po kinausap po ko ng pamilya ko po na, kung ayaw ko lang po madama yung church na, umuwi po ako sa amin dahil pag di po umuwi, ipapabarangay daw po. Yun. Alright, naintindihan mo yun? Hindi po. Actually, hindi ko alam kung bakit hindi naintindihan yung salita niya. Sa salita niya ba yun o sa microphone? Ano po siya microphone? Sa husky po. Husky po yung boses niya. Okay. Hindi maganda yung reception ng boses niya po. Parang yung maintindihan mo na sana pero biglang parang nilulunok na gano'n. Parang yung nawawala. Opo. Anyways, naunawaan naman kita. No? Generally, naintindihan kita bagamat yung ibang salita hindi ko naintindihan. Naunawaan kita generally. Kaya, tuloy-tuloy lang. Amen. Heidi. Amen. Tuloy-tuloy lang. Sundin mo lang yung advice namin at sigurado ko mapapabuti ka at balang araw ay maunawaan ka ng magulang mo. Makakasama mo yung mga magulang mo dito balang araw. Amen. Ako'y lubos na naniniwala dyan. Amen po. No? So maraming salamat at magpalain ka ng Panginoon. Congratulations. Amen. Thank you po, Pastor. Palagay natin yung ating co-host. Salamat. Ibalik po natin. Thank you po, Pastor, sa napakaganda pong encouragement at salamat sa kaliwanagan ng wisdom mula sa ating mahal na Pastor. Kalain mo yan, no? Kung hindi natanong ni Pastor yun, eh, baka baka mamaya may barangay na dyan sa labas ng simbahan. No? Ganun pa man, kami natutuwa na nagpahayag ka ng iyong desire na maglingkod sa Panginoon. Palay mo yun pala yung ibang paraan na sinasabi. Yung pala yung ibang paraan na kanina pa namin tinatanong kung ano ibang paraan na yun. No, salamat sa Panginoon at naligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Kapahamakan.
Eh, pero tuloy-tuloy ka lang, Sister Heidi, we are praying for you. Kagaya ng sinasabi ni Sister, ni Nanay Raquel, na isa sa nagdi-disciple sa'yo, ay magpatuloy lang, i-keep mo lang yung magandang patotoo, at eventually, ang Panginoon ang mag-aayos ng lahat. Kagaya ng sinabi ni Pastor kanina, pasayahin mo lang ang Panginoon sa buhay mo, Panginoon ang magbibigay ng desire ng puso mo. Lahat naman, ganoon ang pamamaraan natin. Okay? So, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon for tonight's episode sapagkat natunghayan natin yung buhay ni Sister Heidi at kaya yung mga nandiyan sa Facebook Live na naka-tune in ngayon, na nakasubaybay, tulungan niyo po kami manalangin. Help us to pray for Sister Heidi. Kailangan po namin ng panalangin. Panalangin ninyo at magpanalangin lang tayo sa isa't isa. Okay? So maraming salamat, Sister Micah. Meron ka bang... Yun. So maraming salamat. At para po sa mga young people na kayo ay pinapayagan ng magulang nyo, kayo ay nasa church na, pumipigil sa inyo, kundi sarili nyo na lang, ay magpasalamat kayo sa Panginoon at i-take nyo yung opportunity kasi may mga young people na kagaya ni Sister Heidi na nandun yung desire pero kailangan niya pang ipanalangin ng taimtim hanggang sa ibigay ng Panginoon yung desire niya na yun. Tama. So, tayo, kayo na nasa ministry na, pinapayagan na kayo. Andiyan na lahat ng suporta. Sinusuportahan na kayo lahat, pati financial. Hindi man financial. Oh. No? Sabihin na natin pati hindi financial. Hindi palagi. Pero hindi naman nagkukulang yung suporta ng hindi Panginoon. Hindi kayo pinipigilan. Pinupush pa nga kayo. Yeah. Kaya samantalahin nyo yan. Huwag yung baliwalain yan. Kasi may mga young people na nag-i-strive sila, nahihirapan silang manindigan para makapaglingkod sa Panginoon. And yet, kayong mga young people na nandiyan dyan, pinupush na kayo ng magulang nyo, dyan ka sa church, maglingkod ka sa Panginoon. Nakakaisip ka pang, parang gusto mong lumingon sa kanan ah. Parang hindi mo lang malingon sa kanan. Hindi naman sa, marami sila, okay. So young people, I hope na naintindihan nyo po yun. At mga magulang na nakikinig ngayong gabi, kung meron kayong anak, no? Take note po mga parents, kung meron kayong anak na magdidesisyon, na maglilingkod sa Panginoon, huwag niyong pong pipigilan. Ano po? Huwag niyong pong pipigilan dahil kung yan man ay tinatawag ng Panginoon sa gawain, ay pinakamaganda na kayo ay instrumento sa pagpapalaki ng isang manggagawa ng Panginoon. Yeah. Kaya huwag niyong pong pipigilan, mga magulang, suportahan niyo po sila at ipanalangin po natin sila. I hope na meron tayong natutunan at na-bless po tayo sa gabing ito po sa ating episode. Amen? Amen. Alright, Sister Heidi, meron ka bang gusto pang sabihin? Po, Amen. Maraming salamat. Sige, Sister. Maraming salamat po sa mga nanood po dyan po sa virtual po at actual na rin po na sana po na may young people po man na nanonood ngayon na sana po na maging halimbawa po ako na yun nga po sabi po ni Sir Richie na mismo na po magulang nyo nagtutulak sa inyo na sana po ay sundin nyo po na kasi po may talaga pong may nahihirapan pong ibang young people na talaga pong gustong-gusto mo maglingkod sa Panginoon at makapag-submit po ng buhay na ayun po nahihirapan po dahil yun po sa mga magulang na Ayaw po pumayag. Amen. Alright. So, salamat Sister Heidi. At ngayon ay dito po natin na tatapusin ang ating pong programa ngayong gabi. Maraming salamat po Sister Ma'am Fortune. Nandiyan naka-tune in sa ating live. Kay Pastor Rick, of course. Kay Sir Renante Zamora. Maraming salamat po for tuning in. Sir Jason Gamba. Nanay Raquel Rinos. Maraming salamat. Brother Carl. Papa Carl Facundo. Maraming salamat. Brother Evan, maraming salamat. At kay Ma'am Ivy Gervasio, Ma'am Michelle Obake, at kay Sister Raisa Nicole Akisap. Amen. Meron ka ba bang pa-shoutout dyan, Rana? Nabanggit naman na, nawala kasi yung ano ko. Shoutout sa lahat ng mga classmates. Mga classmates ko dyan, mga ka-fellowship. Alright, so maraming salamat po at magkita-kita tayo ulit next
Sunday sa ating pong panibagong episode dito lang po sa Deuteronomy. Maraming salamat po and God bless you all. To God be the glory.